guys, sinubukan ko din isin yung aking wall fan. Kasi, I think 2 years na siyang nakahang. As in never siyang nalinis. So, now, I'll show you. It's very clean already. So, wala nang alikabok. Ayan. After this, ipapakita ko kung pag in-assemble ko ulit siya kung aandar pa ba ulit siya. So, this is a big challenge for me. Kung aandar pa ba siya. O baka magliparan yung mga parts sa mukha ko pagkatapos. So, abangan nyo guys ang aking gagawin. So, I think now it's too clean na. Wala na siyang alikabok kahit sa ang loob. So, in-assemble. Oh, mayroon pa ako nakikita ng dumi. See, super alikabok. So, guys, dapat din. Dapat nililinis niyo yung ceiling fan, electric fan. Kasi, may mga tiny, ano na yan, particles na ano, makakasama sa health. Nakita niya kasi, so, alikabok po yan. Yan yung magkukos ng ano natin, yung mga itchy-itchy sa ilong. So, kailangan po nililinis yan. Huwag lang po yung propeller yung nililinisin. Kasi yung iba, ang nililinis lang is yung ano. Kalimitan kasi ito lang yung nililinis natin kasi ito yung nakikita nating maalikabok. Ito yung nakikita nating maalikabok. So, ito lang ang akala natin madumi. So, yan ang nililinis natin. Baka ito, tinatry nating linisin. Yan ang, yan kasi yung una natin nakikita na marumi. So, ito. So, yan. Ito yung una nating nililinis, diba? Kasi, akala natin, pag nalinis na natin to, so, malinis na yung electric fan or ceiling fan or kahit na anong klase na fan. So, dapat nililinis po niya natin yung loob. So, para din po yan sa ano. Sa panahon ngayon, wala tayong masyadong ginagawa. So, mag-isip-isip tayo ng kung anong pwede natin gawin. Maglinis ng kung ano anik-anik dyan, mga anong bagay-bagay na mapapakinabangan. So, nilinis na rin lang natin siya, yung propeller niya, at saka yung, hindi ko alam kung anong tawag dito. So, linisin na rin pati natin yung makina. So, hindi ko lang pwedeng buksan yung makina kasi baka hindi siya umandar. Hindi ko alam magkabit. Baka hindi ko maibalik. Uy, naku, patay na. Nalaglag na yata yung isang ano. May nalaglag siya pa, guys. So kaya wag na lang po natin gagalawin siya. So, yung lang mga nakikita nyo, nasa tingin nyo, kailangan linisin. Kasi, pag bumuga uli kasi yan ng hangin, sa atin tayo makakaano yan. Makakaamoy yan. Eh, sa ating ilong yan mapupunta. So, lagay ko, malinis na siya. Nilinis ko talaga yung loob-loob niya. Lahat-lahat ng singit-singit niya. Nilinis ko, guys. Eh, experiment lang naman to. Wala lang kasi ako magawa. Tsaka, kailangan mag-ano, yung i-upload kasi natin sa YouTube, yung papanoorin ba ng tao. Yung meron silang matututunan. Hindi lang basta video for ourselves. Which is, dapat naman talaga is, yung medyo helpful na dapat panoorin. Para sulit ba yung ibabayad ni Mr. Google? Nag-iipon kasi ako ng ano pa, kulang pa yung watch hours ko. So, kailangan ko rin mag-ano. So, habang nag-iipon ako ng ano, ng watch hours, so, kailangan may magawa tayo ng video na ano, yung panonoorin talaga ng tao. Yung worth it ba na bayaran, na magkaroon ng advertisement. So, okay na guys. So, malinis na. Wala na yata akong nakikitang alikabok. Wala nang alikabok sa loob. Tulungan nyo ako guys at baka meron akong hindi nakikitang alikabok. So, talagang yung sa loob lang, hindi ko po kaya linisin niya kasi mahirap ibalik. Hindi kasi ako electrician. Baka masira ako siya. So, ngayon, after nang linisin ko tong makina, after linisin ko tong makina na to, i-assemble naman natin siya. Kung paano. So,
So watch this, okay? So pag inassemble nyo, pag kinalas nyo siya, so don't forget, may mga tornilyo. So may mga tornilyo. So may mga, hindi ka na siya inalis kasi parang hindi mawala. Kasi pag yun ang nawala, mahirap. Hindi ka makakabili niyan sa ano eh. Talagang sa repair shop ka lang makakakuha ng mga parts na sabi mo simpleng tornilyo pero hindi naman po pwedeng hindi kasi nakakabili ng ganyan sa ano. Hindi kasi nakakabili ng gantong tornilyo. Ng gantong tornilyo sa ano sa mga hardware. So sabi nila maghanap daw sa ano. Actually talaga kasi nawala yung tornilyo nung nilinisan ko siya. Tapos naglinis din ng bahay yung mga kasama ko dito. So yung tornilyo niya nalinis din. Hindi nila alam kung saan nila nilagay. Hindi nila alam na importante yung patch yun ng fan. So ngayon hindi ko na bumili ako, nagpunta ako sa ano, naghanap ako ng ano. So apat na bali 1 2 3 4 na tornilyo, tsaka may isa pa rin itong tornilyo. Nasa loob ayun. Hindi ko na rin siya inalis. Kasi para hindi mawala. Para hindi ko ma-misplace ba. So ang unahin nating ikabit is so lab 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 lab. So ito yung ano natin. So pagkalinis ko, assemble na natin ulit tapos parang ikabit ko na sa aking wall. So ano ba to? Ito muna yung ikakabit natin. Ano ba siya? So, kailangan natin kapain kung nasaan si butas. So, kapain natin siya. Kasi talaga inisa-isa ko yung parts. So, see, napakaliit ng tornilyo niya dun sa puwet. Oh, galing, di ba? Pag ko, mayroon pang dumi lumabas. Very good. May dumi pa pala siya. So, talagang... So, yung tornilyo na yon is para dito. So, tornilyo maliit na to. So, itong maliit na tornilyo na to is para dito. Para dito sa maliit na to. Siya yung... mag-hold dito. Sa butas na to. Siya yung dito sa butas na to. Doon. Para hindi siya matanggal. So, hindi siya matatanggal. Hindi siya matatanggal na ano. So, ngayon, okay. Itago natin to. Kailangan itago natin to. Dapat alam natin kung saan natin siya nilagay. So, mas pag in-assemble ko uli siya kung aandar pa ba uli siya. So, this is a big challenge for me. Kung aandar pa ba siya. O baka magliparan yung mga parts sa mukha ko pagkatapos. So, abangan nyo guys ang aking gagawin. So, I think now it's too clean na. Wala na siyang ano, recover kahit sa loob. So, so, in-assemble. Oh, meron pa ako nakikita ng dumi. See, super adikapo. So, guys, dapat din. Dapat nililinis niyo yung ceiling fan, electric fan. Kasi, may mga tiny, ano na yan, particles na ano, makakasama sa health. Ito niya kasi, so, alikabok po yan. Yan yung magkukos ng, ano natin, yung mga itchy-itchy sa ilong. So, kailangan po nililinis yan. Huwag lang po yung propeller yung linisin. Kasi yung iba, ang nililinis lang is yung ano. Limitan kasi ito lang yung nililinis natin. Kasi ito yung nakikita nating maalikabok. Ito yung nakikita nating maalikabok. So, ito lang ang akala natin madumi. So, yan ang nililinis natin. Kaka ito, tinatry nating linisin. Yan ang yan kasi yung una natin nakikita na marumi. So, ito. So, yan. Ito yung una natin nililinis, diba? Kasi, akala, blab, blab. Blab, blab, blab. So,
So, ito yung ano natin. So, pagkalinis po, assemble na natin uli. Tapos, para maikabit ko na sa aking wall. So, ano ba to? Ito muna yung ikakabit natin. Ito muna yung ikakabit natin. Ano ba siya? Kapain. Kung nasaan si butas. Isa ko yung parts. So, see, napakaliit ng tornilyo nyo dun sa puwit. Ang galit, di ba? Pag ko, mayroon pag dumi lumabas. Very good. May dumi pa pala siya. So, talagang... So, yung tornilyo na yun is para dito. So, tornilyo maliit na to. So, itong maliit na tornilyo na to is para dito. Para dito sa maliit na to. Siya yung mag-hold dito sa butas na to. Siya yung dito sa butas na to doon para hindi siya matanggal. So, hindi siya matatanggal. Hindi siya matatanggal na ano. So, guys. Kailangan sa sobrang, so guys, sa sobrang liit niya, plus malalim siya, malalim. So, kailangan natin is magnet na screw. So, dapat magnet siya. So, para madali natin siyang may pasok doon sa loob. See. Okay, so, kailangan natin is magnet. So, ngayon, ilagay natin siya. Simulan na natin i-assemble. Dito siya. Hanapin natin si butas. Hanapin natin si butas. Kung saan siya pwedeng pumasok. So, ayun guys. Kailangan tapat siya sa butas. Kailangan nakatapat siya sa butas. Kasi, kailangan matumbok natin yung butas. Masyadong malamang. May magnet din pala siya kaso hindi kagaya kasi nakasit. So, yung magnet nito is ayun o. Magnet. Napahirapan ako nito. Ba't ba tinanggal pa kasi? So guys, naikabit na natin yung sapwitan. So, hindi na siya matatanggal. Hindi na siya matatanggal. Now, next naman is yung ito. So, ikabit natin to. Ito naman takip niya. Kailangan nakatapat siya sa butas. Okay. Huwag natin yung katapat niya. So guys, kailangan tapat talaga siya. Nang malaglaglaglag din ba? Malala pa kita. So, kailangan talagang makatapag. Okay. Ito din. So, pag natapat mo na kasi yung dalawang ano, baba at saka taas. So, madali mo nang magawa yung ano.
Okay. Now it's okay. Hindi na siya magkakalas-kalas. Next is, ano nga ba yun? This one. So, makita nyo, may mga parts din siya. May mga parts kung saan mo siya itatapat-tapat dito. So, hindi siya basta ano. So, di ba may kuntil siya. So, dapat nakatapat siya dito. So, nakatapat siya dito sa kuntil. Dapat nakatapat siya. So, nakatapat siya dito. So, ang susunod natin is so, ito. Ito. Tapat natin dito. So, saka ito yung lock. Yung ito na siya yung pinakaming important so, may ano din siya okay so, yun ang ano ito na yung lock. Lifted siya. Okay, so guys, ito, imbis na pa, ano, counterclockwise that pabaligtad pala siya imbis na papalabas papasok siya kasi nga yung ikot kasi ng ano niya pag ganun so dapat ganito yung pinit niya pareverse yung kanya so pag nilak mo siya nilak mo kailangan pala to pareverse to pareverse so pag ganun pabalik para papunta sa iyo ngayon ko lang siya na ngayon ko lang nalaman okay. So, siguro naman ano na siya tight na siya next is itong ito okay ka lang ito yung magpapasikip sa kanya siguro ano ba to? Hindi pwede yung magkasabay so ano siguro one by one Thank you.
naghahanapan ako dito. Kaya dapat pala medyo, kailangan pala medyo tight na siya. Sana ang lumipad sa mukha ko. Niyata. So, i-try muna natin. So, natapos na siya. So, natapos ko na siyang this is wall fan. So, ihahang ko siya. So, ito yung tinakaan niya. Let me see. Okay. Oh my gosh. Nabahan naman ako dun. Miss me. Natatakot naman ako. Natakot naman ako, guys. Natatakot ako baka ano. Baka lumipad sa mukha ko tong ano. Hindi kaya lumipad sa mukha ko to. Natatakot ako ah. Sino bang pwedeng mag ano dyan? Mag-practice natin. So guys, this is it.
Siguraduhin muna natin patay siya. Hope you like it, guys. Thank you for watching. Sana natuto kayo. So, first time ko talaga nag-assemble ng ceiling fan. Okay, medyo natatakot ako kasi baka lumipad siya sa pagmumuk. Ngayon lang ako gumawa talaga nito. Fantastic. It's a fan. Fantastic job. Diba? So, sana may natutunan kayo. So, huwag matatakot. Try lang ng try.